nakakapanlumok na ang kinahantungan ng isang masayang pangarap ay ang pagkawasak ng mga pamilyang naging biktima nito. Mga pamilya ng mga kababayan nating OFW na walang hinangad kundi ang magkaroon ng kunting ginhawa sa buhay na ang kinahantungan ay pagkawasak ng pamilya at mga anak na napariwara ang mga buhay nang dahil lamang sa naging maling desisyon ng kanilang mga magulang. Sino ang may sala? Ang naiwanan o ang umalis? Sa mga kababayan kong OFW, sana po ay huwag nating makalimutan ang dahilan kung bakit umalis tayo sa Pilipinas at iniwan ang ating mga mahal sa buhay. Iyon ay upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero anong nangyari? Bakit sa halip na mabigyan natin ng maayos na buhay ang ating pamilya, ay pagkawasak pa ang kinahantungan nito? Anong nangyari? Hindi nakatiis? O nakalimutan na ang dahilan kung bakit kayo umalis ng Pilipinas? Huwag sanang ganito na ang masayang pangarap ng umalis tayo ng Pilipinas ay humantong sa harap ni Sir Rafi Tulfo. Naging OFW rin ako, pero bakit nakaya ko? Bakit nakaya ng iba? Huwag nating bigyan ng justification ang paggawa natin ng mali. Oo, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Pero mahirap din ang tumayong nanay at tatay ng ating mga anak na naiwan dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang na panoorin ang mga ganitong kaso sa harap ni Sir Rafi Tulfo. Nagbabangayan ang mga mag-asawa. Porke nagkapera lang, tayo ay hinanap na sa iba ang wala kay Mrs. o wala kay Mr. Nakakalungkot po. Dahil may mga anak tayo na higit na nasasaktan sa bawat pagkasira ng isang tahanan. Huwag po nating kalimutan ang mga dahilan kung bakit tayo naging OFW, kung bakit tayo umalis ng Pilipinas at nagtrabaho sa ibang bansa. Panghawakan po natin sana ito para sa isang masayang pamilya na uuwian natin.